So, yun na nga mga kabubog. Gandang araw sa inyo. So, panibagong araw na naman tayo ng pag-vlog, no? So, ngayong araw ang i-vlog natin ay magkano ba dapat ang patong sa isang kilong bakal kapag ka ikaw ay mamimili? Magkano ba dapat ang iyong tutubuin para ikaw ay kumita ng mas maganda na hindi naman sobrang laki na nakaka-argabyado sa kapwa at kumita lang ng tama, no? At hindi naman ikaw ang malulugi. So, sa videong ito ay may kwan tayo, may ipapakita ang mga resibo ng ating mga pagde-deliver, no? Dalawang klase ng deliveran. Ang isa ay ang patong na 3 piso at saka ang isa ay patong na 4 na piso. So sa bidyong ito, makikita natin kung magkano ang tutubuin natin doon sa dalawang pagpepresyo ngayon, ano? Saka doon sa dalawang pagde-deliver na yun. So bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, like and share. At pakipindot na rin yung notification bell, no? Ang bidyong ito ay para sa mga nagnanais na pumasok sa negosyong scrap buying, no? Sa mga susunod, ang i-vlog natin ay how to enter scrap buying, no? Marami kasing klase ang scrap buying, no? Mamimili ka kung anong gusto mong pasukin. So ituturo natin paano pumasok at anong pipiliin mo. So abangan nyo yan mga kabubog. Medyo inire-ready ko na yung mga kakailangan na natin dyan, no? Pero bago yun, mag-i-intro muna tayo. So yun na nga mga kabubog, no? Tuloy na natin ang ating pag-vlog, no? So ngayon mga kabubog, mayroon nga tayong resibo dito, no? Na dalawang klase ng pag-deliver. Bali, tatlo ito eh. So yung isa, yung unang deliver ko ay hindi ko na ipapakita sa inyo, no? Tatlong beses tayo nag-deliver ng bakal, no? Kahapon. So ano bang petsa ngayon? 23 ba? 3? Ay hindi, 2. So itong unang resibo natin ay unang deliver natin ng bakal ay ang petsa nito ay bayan 11 a.m. no, ados pala, atras pala ngayon kahapon, 11 a.m. So yan yung unang deliver natin, no? Unang resibo. So ito yung hakot natin, pinagbayaran natin sa hakot. So ito naman yung pangalawang deliver natin, no? Sa ibang deliveran, no? So nakalagay dyan kung anong petsa, kung anong oras ako dumating doon. So magkapares ng petsa yan, pares ados yan mga kabubo. So dito sa unang deliver natin ay ang pinagbayaran ko ay 15,506. So ang pinagbintahan ko ay 16. Ayan. 16,821. So 'yun ang pinagbintahan ko, ano. So sa timbang naman, ang kabuang timbang nito ay nasa 821. Ngayon tutuusin lahat lahat 'yan. Pagdating naman dito, ang timbang ay 800 na lang. So nawala yung 20. Pagkatapos dito ay may less pa siya, ano. So kung 800 yan, 800, pagdating dito ay 768 na lang. So ilang kilo ang nawala? 32. So sa mga tuwid, may automatic na 20 na nawala, kulang ng 20, tapos may less pa. So ilan ang niless? 4%. So sa video ng ito ay papaliwanag natin bakit nangyari yon, bakit may less na ganon, tapos bakit kulang ang timbang, no?
Tapos doon sa pangalawang biyahe, titingnan din natin kung tagtali din yung timbang niya doon sa hinakot natin at doon sa i-deliver natin. So dito muna tayo sa unang resibo. Ang pinagbintahan ay, ang pinagbayaran doon sa hinakutan ay 15,506. So ang patong natin dyan ay 3 piso per kilo. So ang atin lang pinagbintahan ay 16,821. So sumahin natin kung kumita tayo dito. So pagka ibinawas mo yung 15,506 sa 16,821 ay lumalabas na halos 1 re lang ang kinita ng sapatong na 3 piso. Bait nagkaganon mga kabubong. Una, nakuhanan tayo ng 20 kilos. So yung 821 ay 800 na lang. So dito naman ay nilisan tayo ng 4%. So kung susumahin natin yung 1 re, pagka binawas natin yung diesel na 500 balikan, kasi pick up and deliver 500 balikan. So magkano na lang natira sa atin? 800 na lang. Nagbigay tayo doon sa nagbaba ng 100, nagbigay tayo doon sa nagkarga ng 100. So magkano na lang? 600 na lang. Ang aking boundary sa sasakyan, pinaka-maintenance kada biyahe ay 500. So 100 na lang natira. So lugi. Oh no. Doon sa unang biyahe na. Doon sa pagka-pick up na 'yon. So sunod naman natin ay yung pangalawang biyahe, no. Iba naman ito ng deliveran. So ito, kung susumahin mo ang timbang, nung kabuwang timbang ay 803 dito. So pagdating dito, 805. So sumubra pa ng 2 kilo. Bakit? Mamaya, papaliwanag natin yan. Bakit sumubra naman ng 2 kilo? At dito sa una-una, ay bakit kulang ng ganoon? So ngayon, tingnan natin magkano ang ating pinagbintahan. Ang puhunan natin doon sa pangalawang hakot ay 16,435. Yun, no? So, ang pinagbintahan natin ay, nung i-deliver natin ay 21,280 ba yan? 86. So, yun, nangyari. So, lumalabas na kumita tayo ng mahigit 4,000 doon. Yun yung may patong na 4 na piso per kilo. So saan mas maganda ang kita? Mas maganda kung 4 na piso ang kilo. Kasi mga kabubog, kung 3 piso ang kilo tapos nangyari sa iyo ay nalisan ka, ay lugi ka. Samantalang kung 4 na piso ang kuan, kahit nalisan ka, ay may kita ka pa rin. May kikitain ka pa rin. So dito, hindi natin kasi masabi kung nagbago ang mga patakaran ng mga deliveran, no? So ngayon, ipaliliwanag natin bakit nagkaganon. Bakit wala tayong kinita sa unang biyahe natin? Ano ang nangyari? So, dito mga kabubog, hindi tayo pwedeng magsabi na baka may daya ang timbangan nila. Hindi pwede kasi hindi natin yun kayang patunayan, ano? So maaring dyan, kasi yan, ang naglilista niyan yung may-ari na mismo saka yung mga kasamahan niya. So lista lang sila ng lista, hinahayaan ko lang sila. So maaring diyan, halimbawa naka-advance ng padala 2 guhit yung kiluhan mo, sa karaming katitimbang pag napagsama-sama maaring umabot ng 20 kilo. O kaya naman kulang pa ng 2 guhit, halimbawa 5.8, nagiging 6 na yon. So syempre malaki yung kiluhan natin, hindi nila nakikita yon. Nasusure tayo sa timbang. So maaaring ganun nangyari. Kaya ang kailangan, siguraduhin lagi nakasiro ang kiluhan at marunong yung tumitingin ng timbang. No. Doon naman sa 768 na 800 na naging 768. So maaaring kaya tayo binawasan ng 4% ay maaaring maraming oversize na nakita sa ating bakal, no. So sa halip na ilagay nakatingin ay binawasan na lang ng mas malaking porsyento. Ang ibig sabihin ng katingin ay oversize. No. Hindi dapat lalampas ng 1 metro ang pagkakaputol ng kanyang mga bakal. So dito naman, bakit naman na sumubra pa ng timbang?
Sumobra pa ng 2 kilo. So 805. So sobra ng 2 kilo. Bakit? Kasi ang ating timbangan ay truck scale, no. Walang butal-butal doon na isa dalawa. Wala. Ang kwan doon ay 5-5 ang butal, no. 8 5 10 15, ganun. 5-5 ang butal. Kaya kapag ka ang iyong bakal ay 803, magiging 805 na 'yon. Kung ang bakal mo ay 800 to, magiging 800 lang 'yon. So ganun lumalabas 'yon, no. Ganun lumalabas ang mga timbang sa mga delivery, no, ng mga electronic. Walang butal-butal na pa isa-isa. Kasi nga truck scale tayo. No, sana malinaw sa inyo ang pagkakapaliwanag ko, no. Kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Kung may tanong kayo, magtanong kayo, no. So sa mga susunod ay i-vlog natin 'yun nga, how to enter a junk shop business, no. Malawak kasi ang mundo ng scrap business, no. Kailangan nating malaman. At kung may mga tanong kayo, magtanong lang kayo, no. Yun lang. Ito ang inyong lingkod, CLL, ang istorya ng hinamak na magbuti sa Laguna. Salamat po.